Isang bati ng magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rael Marie Sanchez, ang magbibigay sa inyo ng isang talumpati tungkol sa mag-aaral sa panahon ng COVID. Ika nga nila, ang edukasyon ay isa sa mga pinaka-importanteng bagay sa buhay. Ang edukasyon ang nagbibigay daan sa pag-unlad ng isang bansa. Kung wala ito, wala rin mga siyensya at teknolohiya na nagpapaganang buhay ng mga tao. Ito ay isa sa mga pangunahing karapatan ng isang tao. Ito ang susi, tulay, hagdan at sandatang panghabong buhay na bitbit ng isang tao na magagamit natin sa ating paglalakbay patungo sa ikaunlad ng ating sarili. Kung wala tayong angkop na edukasyon, mahihirapan tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap at mithiin sa mundong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga mag-aaral sa panahon ng COVID. Ako ay isang mag-aaral sa panahon ng COVID. Ang pandemya ay nagdulot ng malaking pagbabago ng sistema sa edukasyon sa Pilipinas. Noong nakaraang taon lamang, na modular pa lang ang paraan ng pagtuto, mahirap matuto ng wasto sa pamamagitan lamang ng modular learning. At dahil dyan, maraming estudyante ang nawalan ng gana sa pag-aaral. Mahirap ang modular learning para sa ibang estudyante na hindi sanay sa ganitong paraan ng pag-aaral. Halos lahat ng high school na estudyante ay nangangailangan pa ng wastong gabay at turo ng isang guro. Ngunit, ginawa itong imposible ng modular learning sapagkat binibigyan lamang kami ng module na sasagutin namin mag-isa. Madami-dami din ang mga estudyante na nahihirapan mag-control ng kanilang oras na nagiging hadlang sa pag-aaral. Isa sa malaking problema rin noong modular learning ay ang kawalan ng internet at kakulangan ng libro o kagamitan sa pag-aaral ng mga estudyante. Ang internet ay mahalagang bagay pagdating sa modular learning dahil dito kumukuha ang estudyante ng mga malalim na pag-unawa sa kanilang leksyon na tatalakayin. Naging hadlang din ang kahirapan na naidulot ng kawalan ng trabaho noong mga nakaraang taon. At nang dahil dito, maraming mga magulang na hindi nakakabigay ng pambayad sa eskwelahan o kahit pambayad lamang ng pamasahe sa mga estudyante patungo sa kanilang mga paaralan. Marami ding nagkaroon ng mental health issues sa mga panahong iyon. May mga huminto din sa pag-aaral dati dahil sa modular learning. Ngayon, na naisabalik na ang face-to-face classes, maraming estudyante ang nabigyan ng ligaya sapagkat ito ang pinakamabisa na paraan na nasanayan ng mga estudyante sa Pilipinas. Subalit, ang problema na naman ngayon ay ang panganib sa kalusugan nating mga estudyante dahil ang pandemya ay nandyan pa rin. Kaya sa mga mag-aaral ngayong panahon ng COVID katulad ko, huwag niyo ding pabayaan ang inyong kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.